Good evening po. Isang magandang gabi sa bawat isa. At kamusta po kayo? Kamusta po yung inyong experience sa mga nakarami ito? Gusto, ganun pa rin. Buhay pa rin. Nakapag-survive pa rin naman kahit na yung first fruit experience kasi parang nung ginawa mo yun, iniisip mo paano ko kaya, no? Paano ko kaya pahabahin yung week ko kasi tinoto ko na eh, binigay ko na lahat. Napalit ko sa group namin ng Wednesday, sa small group namin. Sabi ko, kaysa, naisip ko kasi nung after the following week, the quality of other day, may ganito din akong experience. Nung haka ng kaplansya, may nakikita kang mga sandaan sa mga pantalon na nalakad doon yun. So nakakatulong pala yung ganun. And nakakatuwa kung makikita na sa gitna ng alam mong siguro ng pahala sa'yo, sa gitna ng alam mong lahat ng iyong unang hinita sa taon, pinagkaloob na. Hindi ka nakakamba kasi alam mo rin na hindi ka niya papabayaan. Hindi yung iniisip mo paano kaya magiging triple o double yung bigay ko. Pero dahil iniisip mo, bilang anak niya, sino ka at kung anong meron ka, yun ang sapat niya. Sino ka, bilang anak niya, at kung anong meron ka, meron kang pangako galing sa Panginoon, meron kang spirito niya. Ikaw ay hindi lang basta binigyan niya o pinagkalooban niya ng mga bagay na meron ka dito sa mundo, kundi alam natin na hindi ka talaga niya pababayaan ka rin ang patsa. So sa gitna ng lahat ng yun, yung mga everyday experience ka na exciting, very exciting. Lalo na nung unang pinagbubasan, may Bible study kami nun, hindi namin alam saan po kami kukuha ng pang-transpo kasi ano yun, talapag pa yun, binag-invite sa amin. So, ikulat ako kay Mang Luz, may ginagod si Mang Luz. Kasi ka birthday ko daw sa Friday. So, Friday pa yun. So, hindi ba na meron binigbigay na isang church a birthday daw. So, kaso, nakadyari naman, may ka-birthday, hindi kami nun eh. Sino ka-birthday na doon? Si Yona, matagyan naman, tsaka si Lucas. Lucas. So, no, birthday nila, wala naman ng cake. So, pabili kami ng cake. Natira siya, nakakit ako, natira sapat naman para sa fans ko namin din pumasok. Kaso, yung bumayahin na kami, hindi ko na-anticipate dahil palagal lang kami sa NLEX. NSLEX. NSLEX. Meron tinatawag na toll gate. So, nagsakto nga yung papunta namin pero pabalik din namin kung paano. Pero praise God, dapat ako kami doon. Dahil, again, sabi ko nga, sapat ang Panginoon. May mga ginagamit siyang tao para mapunuhan at magawa namin yung pinapagawa sa amin. Even yung mga sumunod na araw, yung mga sumunod na araw po, na iisipin mo talaga, Lord, paano namin gagawin ito? Magtitiwala ka lang talaga. Magtitiwala ka. And that's precisely how we should live as a church. Hindi ito patungkol lang tuwing Linggo. Hindi ito patungkol tuwing Wednesday prayer meeting. O sa mga pagkakataon tayo ay merong hinahandle or partner ng isang small group once a week. Kasi pag sinabi natin yung church sa bahay, we're not preparing to structure or building. Although importante kung kasama tayo sa isang lugar nito. Pero nagtitiwala tayo, ito yung mga taong pinili ng Diyos. Gaya nga ng series natin, bago mag-anniversary, sinare sa atin ko lang ating pastor this morning. It's all about customize. I mean, why customize? Ano ba yung ibig sabihin nun? And I believe pwede na umaga, sinare sa atin ang ating pastor, pag sinabi yung customize, eh talagang may mga bagay na inubugog pa sa atin ng Panginoon upang maging tayo kung sino yung gusto niya. Ibig sabihin, naniniwala tayo na ito yung mga taong pinili ng Panginoon at meron siyang nais, meron siyang tayo. Kanina umaga, wala man ako dito na sa ABCs po ako eh. No, kailang Pastor Igor. Dapat si Pastor Igor ang speaker natin dito eh. Pastor Igor! Ayan, galing pa yan ng sibitanan. So, kakaiba pala dun sa church nila, no? Pagdating ko kanina, ano, inakamahan ko kasi lang, meron sila mga foreigners minsan. So, most of their people speak in English. So, yung pala dun,
Praise God. Dahil ang ganda po ng ginagawa rin ng Panginoon sa ating gawain sa IBC is hindi lang sa lugar, sa structure, or prayer pala. By the way, lugar ka na doon. Yung pagpapasok doon ay may umaangkin. Pag-pray niya, samahin ko lang sa kanila. May umaangkin ka. So, gusto nilang sarahan o ayaw na nila hindi pulutan yung mga sasakyan na pumasok doon. Eh, lalo na may gamitin sila sa partner dahil inaangkin nga nila. So, paano ganda yung tao? Palundan. Astor, ito kami! May talent, no? Hindi ko alam kung paano, pero isama niyo sa panalangin. Kasi, no, meron din matagal yan, hindi natagot yung unang issue. May issue na ganyan noon, naso natigil. Naniniwala tayo, intervention ng Panginoon yun. Pero ngayon, meron na naman. Meron na naman. Pero ito pinangangan ng Panginoon, demon the gates of hell, cannot prevail. Amen? Amen? Amen. Eh, basta may-ari nga eh. Basta gagawa ng parang para magkaroon ng daan sila, Pastor Tulo. Kung hindi talaga pwede, bubutas sila sa ilalim ng namin. RCDC naman eh, tsaka baka na distraction. So, pag-pray po natin. Sabi ko, hindi na yung lugar nila. Pero yung mga tao, tulang namin, yung mga members natin po doon, kung paano sila pinagpala ng Panginoon. Kung paano nila naintindihan na hindi ito patungkol lang doon sa pinumuntahan ng lugar. Pero malaki ang kinalaman na ito sa ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. And the way I see them, yung mga tao natin doon, mga kapatid na natin doon, mga families, nanood ganito yung buhay nila. Pinawala ko sa akin kung paano tinos tumalis ang Panginoon yung buhay nila. Naglilingkod, and at the same time, alam ko, nasa ginama na meron iba doon, nakikita ko may pinagdaanan sila. Pero, nandun yung kagalaman sa buhay nila. No, si Nanay Bilin, pag-usap ko, yung countenance niya, grabe. Kala ko nagbubulutan, pastor eh. Ang puti na ni Nanay Bilin, no? Kung din natin binin, tapos kung nagkakali na nag-celebrate pala sila doon, nagkanda pa sila, nagulat ako, may pa-celebrate pa si Pastor doon, si Brother Julius at si Pastor din ang nag-initiate at si Brother Harvey. So, kahit ako din siya kumakain. Hindi siya kumakain ng kung anong pagkain doon, kasi bawal pala siya sa mga mamantika. Dahil pala nung nakaraan, dalawang taon, na-operahan pala nung sa gano'n. Sa lakay, tama ba yung kalangitay? Pero, bakit may kitinulog? Parang pumunti siya. Nakita niyo, Pastor Bob? Pumunti siya. Isip ko lang. Tapos parang gumanda yung tangan niyo. Pero, hanggang ngayon, kung titignan mo, may mga struggles pa rin siya. Sinishare niya. Of course, alam naman natin sa panganay ng anak na nandun. Hindi nangyari sa kami nila. Pero, talagang makikita mo. Hindi po pinabigit yung kakilangan na meron sa puso niyo na nag-iligod sa Panginoon. Amen? Yun yung mga bagay na hindi kaya magbigay ng mundo, pero dahil naiintindihan niya yung plan ng Panginoon sa kanya. Then, makasabi ko, grabe yun, talagang pinostomize ng Lord yung buhay niya. So, hindi lang siya nato doon dahil doon siya nakatira. Siya ay nato doon, pinalaan ng Panginoon na mapuntahan niya yung lugar niya. From Talupong po yan. Bible study na sa sudyante natin. Pero sila yung napunta nun. Yung pala may plano sa Lord. Bukod sa sila yung niligtas, lumago. Ngayon, isang manggagawa, tapat na manggagawa. Tapat ba tayong manggagawa? Amen? Tanong ko lang yun kung kayo yung mga ito tayo yung mga so yun. So habang nag-aaral ako, ito po yung text na binigay sa akin ng Panginoon sa Book of Acts. At ay titled Customized Entrusted. Bakit entrusted? Kasi naniniwala ko mayroong binigay sa akin o pinagkakiwala sa akin ng Panginoon bilang sintahan, bilang mga taong pinili ng Diyos at nais niya tayong mag-respond. Napanood ko noon, nasa ito kami ng umaga sa mga workers, yung siguro mga mid-90s yun, nakuso yung palabas na, it's a reality show, palabas na 911. Kasi yun ang buhay niya. At ito na. Nagpiyak kasi mga ati namin siya. So, sino ba mga nakakita? 911. Ano yun, Pastor? Pizza delivery. Hindi, iba yun.
Ito talaga 911 yung sa nangyari sa Amerika. Napapanood yan sa channel? Channel 9. Wala na kasi channel 9 yun, no? RPL 9. Inaabang pa mga ngayon. Bakit? Kasi yan yung mga ibang, yan yung mga palabas ko na talagang masyadong makabuluhan eh. Kaya mo yung mga ano-ano na lang yung reality show, no? Scripted naman. Pero ito talaga nangyari. Na mayroon mga tao, matanda o bata, even as young as 3 years old, tatawag doon. Tapos namamangha ako doon sa nag-receive ng call. Okay? Ano tawag doon sa nag-receive ng may tumawag? Call receiver. Okay. Nagaling yun talaga. So, pinakitin yun. So, pagkasagot, anong nakita niyo doon sa ano? Kasi kung ikaw at ako yun, tapos narinig mo yung kwento na humihingi ng rescue. Ano? Anong maray, anong magiging tugon mo doon? Ano? Teka, ulitin mo nga, paano ba nangyari yun? Di ba, matataranta ka rin? Paano niya na rin ang pintumpis? Di ba, mag-iisip ka na gano'n? Lahat na pwede mong maisip at matataranta ka rin at baka hindi mo rin ma... Alam mo yun, hindi mo rin maipasa kung paano mo ikikwento doon naman sa magre-rescue. Alright? Yung kwento nung tumawag, kasi as young as 3 years old, yung sa ganitong edad ka, minsan sila mismo, na-attack sa puso, ang tagalan sa sila. Hindi mo alam kung ano yung nga, smart-out sa mga mga. Tapos may record lahat yun, nakita mo yung call center niya na record. Tapos very calmado yun. Very calm na nag-visit ng call. At nakukuha niya lahat. Listen ha, nakukuha niya lahat ng detalye. Doon ako na-amaze. Tapos ipapasa niya sa pinakamalapit. No, na hospital o rescuer. Pupunta dun sa bahay, yung mag-rescue. Ika-bulat siya man yan o parta. Tapos makukuha yung detalye. Hindi sila pupunta dun sa lugar na hindi nila alam kung ano nangyari dun sa tao. Hindi pala, kapag lang pala yun. Alam nila yun. Pag dumating sila dun, alam nila kung ano gagawin nila. Kasi sila ay ano, pinagkakatiwalaan sa part nila. At alam nyo ba, ganun din tayo, church. Ikaw at ako, mayroong binigay sa ating mensahe. Mayroong binigay sa atin na instruction. Klaro-klaro, mapapasin natin sa Biblia kung paano ginawa ito ng unang grupo ng mga tao, first century church, na mapapasin natin sa Book of Acts. Although I believe this morning, narinig ko na share Pastor James' definition of kung saan po na lahat na nababasa ng word of the church. It's in Matthew 16, kung saan kausap ng Panginoon si kausap niya? Si Peter. And in this book, sa Book of Acts, si Peter pa rin, may kita natin. At ito na yung fulfillment kung saan yung prophecy ng Panginoon. Hindi kay Peter magsisimula. I mean, siya ay nakita niya. I-reveal sa kanya ng Panginoon kung sino si Cristo. Kung sino ang Panginoon Jesus sa buhay niya bilang tagapagligtas. Pero dito rin, sinabi yung prophecy na mag-revert yung church here in this Book of Acts, chapter 1. Kung saan makikita natin yung birth and growth ng church. So, babasahin po natin ito. Acts chapter 1. So, we'll be reading chapter 1. Chapter 1, verse 1 to 8. Sent by me, O Theophilus, of all that Jesus began, what to do and teach, until the day in which he was taken up after that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles, whom we have chosen, verse 3, to whom also he showed himself alive, after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Verse 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, he had heard of them. Mababasa niyan sa Luke 24:49, yung sinabi ng Panginoon sa kanya po. May darating, counselor, comforter, will guide them. So ito na yun. Sabi sa verse 5, that John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost, or Holy Spirit, not many days hence.
Namakita natin sa verse 6, dito na yung presensya ng ating Panginoon. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? Kasi ito yung inaabangan nila eh. Sa Amos chapter 9, verse 11, mayroon ko na iniisip nila na ito yung tunihatay sinasabing pangarap ng Diyos na i-restore niya Israel. So they're referring to a political restoration or political kingdom. Pero hindi yung sagot ng Panginoon. Sabi sa kanila sa verse 7, and he said to them, it is not for you to know the times or the season which the Father had put in on his tower, in his own tower. Verse 8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. Lord, we thank you, Father, for this evening at muli kaming matuto at mag-aral ko sa iyo. Salamat po sa napakagandang paalala ng Panginoon na ang paglago ng gawain, Panginoon, ay walang kinalaman sa anumang strategiyang paraan lang ng tao, Panginoon. Pero makikita natin ito kung paano lahat ito initiate mo, paraan mo ang kailangan ng gawin na mapinili mong tao para ilaganap yung mensahe ay tumugod sa'yo, sumuko sa'yo, magpasakop sa'yo at kanilang gawin yung malinaw na instruction na kailangan nilang gawin. Lord, salamat dahil sa panahon na ito, patuloy mong ipinapakita sa amin. Patuloy mo pong pinapaintindi sa amin kung ano yung dapat namin kailangan paghawakan, kilalanin, i-resolve sa sarili namin yung disenyo namin, Panginoon, bilang sipa, bilang customized people, Lord, para magawa namin yung ginagawa niya sa amin. Pagdabahin po sa pag-aaral nito sa pangalan ni Jesus. So nakita natin yung story dito. Story nito sa book of Acts chapter 1 na kung saan nakita natin at least ang Panginoon iiwanan sa leto na yung talagang huling habilin niya para sa mga disipulo. Na napaka-importante ito na kailangan nilang talagang mag-pay attention dahil ito sasabihin ng Panginoon sa kanila may ginalangan ito talaga lahat sa plano niya. Hindi lang sa Israel, kundi para sa buong mundo. Nakita naman natin sa verse 84 pag dumating na yung Holy Spirit. So meron tayong mapapansin dyan, mga kapatid, nakatotohanan na pwede natin doon i-connect sa ating topic bukod sa ito ay sabi nga natin eh yung word na customize. Sino ba yung mga tao ito? Kanina meron akong nilagay doon sa slide number 2 sa slide number 2 so sino-sino ba ito? Makikita natin sa verse 2 meron dyan word, meron dyan phrase sa verse that says at given commandments actually these are apostles. Sila yung mga inappoint ng Panginoon para i-carry out yung nais ng Panginoon. Ano yung nais? Yung mission nila. Gawin nila. Sila yung mga naka-witness, nakakita kung ano yung ginawa ng Panginoon. Inappoint sila ng Panginoon para makikita nila yung kanilang assignment. Okay? So dito, sila yun. At naniniwala ko tayo bilang kakasunod niya at pinili niya kung ikaw ay mananampalataya. Tayo yung pinili niya. Kasama ka doon. Sabi nito, and giving commandments unto the apostles whom he had chosen. So makikita natin, una, God has chosen people to expand his kingdom. Pinili niya ang mga tao na ito. Sino itong mga tao na ito? Ito yung mga, of course, dito sa verse na binasa natin, mga apostles, but then, pag binasa mo yung Acts, tuloy-tuloy, makikita niyo pati Gentiles. Tayo po yun. Una sa mga Udyo, then sumunod mga Hindi. At dahil doon, yung simbahan, kung paano nila naiintindihan yung ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon na ano, nandali nila, ibahagi nila yung mensahe. Ano yung mensahe na yun na kailangan nila ibahagi? Sabi nito, they are entrusted by God to carry out His mission to spread this message. Ano yung message na yun? Mapapansin natin doon sa verse. Tuloy-tuloy, no? Makikita natin sa verse 3. Na yung mission ng Panginoon, even siya,
ang kanyang ipinangaral pagkatapos niya mabuhay, maguli na patungkol sa kanyang. Matungkol lahat sa kingdom niya. Matungkol lahat sa tao na manumbalik sa Panginoon dahil meron siyang plano. Ang plano niya, gusto niya makasama tayo na. Ang plano niya, gusto niya tayong i-restore. At nakita niya yung problema natin. Kaso may problema. Ang problema dahil sa kasalanan ng tao. Dahil tayo ay kaaway ng Diyos. At hindi natin ginagawa yung kalooban niya. Hindi lang natin, hindi ginagawa yung kalooban niya, pero lahat ng ginagawa natin ay akin sa kanya. So, tandaan natin, ang katayuan ng tao sa harapan ng Diyos, tayo lahat. Hindi lang tayo hopeless, tayo lahat will. Lahat tayo patungo sa destruction. Lahat tayo ay walang kapagkakagasa. Pero dahil pa rin sa plano niya, siya yung nag-initiate, ipinadala niya yung kanyang buong programa. Sabi sa John 1:18, siya yung nagbigay, siya yung nabagitan sa taas, sa Diyos at sa tao. At kung naparito ang ating Panginoong Jesus, pinakilala niya sa sarili niya na siya ang taan at tatotohan niya. Siya ay Diyos na nagtatawa ng taan. Kaya nga si Peter, nung naintindi niya, nakilala niya, siya yung manluko sa kapagligtas. Siya yung Messiah. Siya yung Diyos. So, hindi ito basta lang niya natutunan sa isip niya. Nireveal ko. Sabi, nireveal ko sa kanya ng lahat. So, kung saan titignan natin, naparito rin ang Panginoon, hindi lang dahil meron siyang nagkatawang tao at siya yung nag-mediate, meron siyang mensahe. Sabi ko nga, mensahe niya patungkol sa kanya. At yung mensahe niya na yan, hindi lang yung natapos, meron pa siya ginawa. Sa Ephesians 1:7, it says, in His redemption, you and I, through His redemption, tayo ay napatawa. So, ibig sabihin dun sa cross, yung ginawa niya yun, ikaw at ako, ngayon, ay natubos ng pagsalanan. Kung paniniwalaan ng tao yung ginawa niya sa cross, at kung sino siya bilang Diyos, pinalay siya yung faith niya sa Panginoon, ikaw at ako ngayon, kabilang doon sa pinili niyang tao na maligtas. Kabilang sa mga taong sumampalataya sapagkat ang kaligtasan na ating natanggap, sabi sa Ephesians 2:8, ay biyaya lang. Sabihin mo yung word ng biyaya. Hindi ito natin pinagtrabahuan. Hindi mo ito nakuha dahil church ka ng church. Hindi mo ito nakuha dahil religious ma. Kasi nga sabi ko nga kanina, lahat ng gawin natin, lahat yun, hindi mo ako sa pamatay ng Diyos dahil sa kasalanan na meron tayo. Pero then again, dahil sa ginawa pa rin ng Panginoon sa krus, napatawad tayo, naging anak niya. Magbabasahin niya Ephesians 2:8, diretso hanggang 10, sabi niya, you are created to do good works. Sabi mo ay good works. Hindi ito yung pagiging mabait mo lang. May kinalaman ko sa radical purpose mo. Na yung purpose mo na ngayon, gagawin mo kung ano yung disenyo niya sa'yo. Tayo yung church. So doon sa nakita natin, ito yung mga pinili. Ikaw at ako ay pinili. Para ano? Para i-carry up natin yung message niya. Para sabihin natin sa mga taong ligaw. Mga taong hindi mo nakilala sa Panginoon. Mga taong alam natin na walang kapagkapagkasa dahil wala silang Kristo. Nagagamitin din natin yung mga pagkakataon. Patuwing tayo, kasama natin yung mga taong yung mga kaubisin na po ninyo. Mga kaiswela sa school. Mga malalapit mong kaibigan na alam mo, hindi ko tinatanong kung sila lang sa church o hindi, pero alam mo na sila ay wala pang kasiguraduhan sa kanilang buhay na sila ay sumumpalataya sa Panginoon. Kapag dumating yung araw na yun, na sila ay bawian ng buhay, alam natin na sila ay hindi patutungo doon sa pinangako ng Panginoon. Saan yun? Sa lugar na yung dating sa lahat ng sumumpalataya sa asalan. Ginagawa mo ba natin yun? Kasi sinasabi natin na tayo ay pinili para i-expand yung kingdom niya. At tanong ko sa inyo yung mga kapatid, sa ating lahat natin dito, ano yung inisip mo? O ano yung mga ginawa mo nung manakarang araw? Patungkol sa kaya. Ano yung kinontribute mo para sa kaya niya? O ito yung patungkol ng lahat sa kaya natin sa lupa. O ito patungkol ng lahat sa kaya na iniisip mo, na enjoy mo yung buhay mo on your own little way. Nakala mo mapupunuhan mo yung sarili. But our life, as a chosen people of God, pinostomize na niya kasi may plano siya
para nag-expand yung kingdom. Para pagkatiwalaan ka niya, eh, carry out mo yung mission mo to spread His story. Not your story, but His story. Ang tapos. Ginagawa ba natin yun? Iniisip mo ba natin yun? O iniisip lang natin, of course, lahat naman tayo dito. Looking forward for next Sunday, may sasabihin sa atin ng Panginoon. But then again, it's not about going. Pupunta lang natin dito. Kasi iba sa atin dito, baka pupunta lang kayo ng church. Iniisip mo, pupunta ka ng church para, alam mo yung wala nang masabi sa akin, si pastor, siyempre, Christian ako, yeah, I go to church every Sunday. But it's not really about going here sa structured church na to. Pero ikaw at ako, tinawag tayong pumunta dito para maging church. To be a church. Saan? Doon sa lugar. Na alam natin madilim at walang liwanag. At ikaw bilang ilaw at asin, kailangan makita sa atin. Makita mo ba sa atin? Naging sensitive mo ba tayo ng mga nakarang araw patungkol doon? Kasi yun yung design ng Panginoon sa atin. Eh, pastor, kung ganun pala, hindi na ako punta sa church. Hindi, mali yun. Kaya tayo pumunta sa church para marinig natin yung mensahe sa atin ng Panginoon kung anong gagawin natin for the whole week para matpatuloy tayo ng encourage na ano, na i-carry out natin yung mission natin. Yun ang purpose kung bakit tayo nagkasama sa atin. Corporately, to worship God and to hear from Him. Kasi kung hindi, gagawin mo lang yung gusto mo. Ang nakakalungkot, marami nito church. Not referring to our church, but many churches, even large churches, marami nito church. Pero ang tanong, gano'n ba talaga tayo sensitive na gawin yung patungkol sa kanya? Kung babalik tayo dito, patungkol lang ito sa kanya natin. Tuloy mo sa katabi mo, kamusta ka? Buhay pa ba kayo? Okay, pangalawa, nakita natin. Sabi mo natin sa verse 3 kung paano ang Panginoon na buhay muli. Nakita mo! Nakita ng mga tao, hindi po ito chismis. Kasi ito yung problema, akala ng iba, may nagkakalata ng chismis na nabuhay yung Panginoon muli at ninakawan na yung katawan niya dun sa tubo. Kaya naman natin sa tubo. Pero totoo, okay. Kasi nakita ang Panginoon, showed himself alive sa verse 3, and ano ginawa niya? Nangaral siya for 40 days. Enough na yun, infallible proof na yun, ako saan, ng Panginoon talagang buhay, na buhay muli after 3 days, at nangaral patungkol sa araw ng Diyos. And then of course, nakita natin sa verse 8, sinabi sa kanila na sila'y magiging witnesses. So ano makikita natin doon? That God assigned His chosen people to be His witnesses. Witnesses. Witness tayo ng katotohanan na nakita natin sa salita niya ng kanyang ginawa para sa sangkatauhan. Kasi nung nanampalataya tayo sa kanya, mga kapatid, hindi ito patungkol sa gusto mong makuha lang. Eh, kasi katulad ng classmate ko nung high school, nung nalaman niya Christian ako, ang nasa isip ko kagad, ah, Christian kayo, yung parang born again, ganyan, kasi kanti ko, ganyan. Ayaman-yaman niya. At dokotche, laki ng bahay. So, isip niya, mag-Christian ka, swerte ka. So, yun nasa isip niya. So, parang gusto na rin niya. Kundi na lang ito, magiging Christian na rin siya. So, sabi ko, parang hindi yata patungkol doon yun. Kundi witness ka, yung sa ginawa ng Panginoon, parang yun ay makibahagi natin. Kasi kung nakita mo, ikaw ay isang witness. Hindi ka mapipigilan para sabihin yung katotohanan na nakita mo. At yun naman yung role nila, di ba, sa korte. Wala sa ibang sasabihin kundi patungkol doon sa katotohanan na nakita nila. At ikaw at ako, kung talagang tayo yung mananang palataya, tinili tayo ng Panginoon, yung katotohanan yun, hindi mo madedenay. Kasi kung saan ka namunta, lalagyan ng Panginoon, again, mga kapataan, kung ikaw nasa school, at alam mo kung saan ang mahirap kang mabuhay, dahil yung mga kasama mo, lahat sila ginagawa yung kalokohan na yun, na lahat naman kami gumagawa niya, ba't ikaw kaya mong gawin? At maninindigan ka na ngayon kung paano mo pangangagawa na ikaw ay isang witness ng Panginoon. And doon pwede magsimula, makita nila yung difference na meron ka. Hindi mo sinabi perfect sa lahat naman tayo. Ang time to time occasion, sumasalipay, kumakalpak pa rin na. At malaking dahilan nun, kasi minsan, right? Hindi tayo nakikinig. Kadalasan naman ganun. Pag tayo yun ay agad napupunta sa mga maling desisyon, hindi kasi tayo nakikinig.
Pero ang biyaya ng Panginoon sapat, dahil una, nang binago niya yung puso mo, pwede ka nang, pwede mo nang marinig yung boses ng Panginoon. Amen? Pero ang problema na, aking paglaban yung sarili mo sa boses ng Panginoon o sa boses ng gusto mo lang. Kaya pabalik tayo ulit nun eh. Ang gusto ng Panginoon, pagalap yung harian sa buhay natin, pagkawagan niya. Paano? Matututunan natin, dila natin kung sino ka at kung anong meron tayo ngayon. Tayo ay pinili para pagkatumala na ibahagi sa tayo para maging witness tayo na yung Diyos na nabuhay muli, Diyos na nabuhay, namatay at napahamos sa krus, napahamos sa krus ng patay at nabuhay muli. Ay may ginalaman natin para tayo magkaroon ng panimpahagong buhay, customized na buhay. Kasi yun yung buhay na meron tayo ngayon. Pero yung kaligtasan natin at pagbabago na ginawa sa atin ng Panginoon, may kinalaman yan sa mission natin. Hindi para lang tayo, mga kapatid. Ulitin natin, lagi nyo marinig sa pulpito na umuko at makinig lang ng gawin. Kailangan natin gawin yung disenyo ng Panginoon para sa atin. Yung tawag ng Panginoon sa atin at yung assignment. Yung assignment natin. Inasign sa atin to be witness. Pakita natin yung mga verse yan. Ano yung content ng testimony na sinasabi dapat natin? Or even sinasabi ng mga apostles, all focus on Jesus' life, death, and resurrection. So makikita natin ang point ay patungkulahan sa krus ng Kalbaryo. Ako saan, nagbigay ko ng victory. Nagbigay ko sa akin ng tagumpay, even sa kamatayan. Kaya kung mapapansin nyo, sa isang Christian service na funeral service, napapansin niya ng iba mga kumbigan mo kapag naka-encounter sila ng mga ganong klaseng funeral service. At ba't kaya sa'yo kapag kayo nag-handle service? Yung mga kakamite, masaya. Tawag ko ba yung mga kahit? Tawag ko. Kasi parang masaya eh. Parang yung atmosphere daw. Hindi daw nila nararamdaman namin. Of course, nandun yung mamimiss natin, maging weird ka, pero hindi daw ramdam na katulad daw sa kultura nila. It's trying to prepare yung kultura na ibang religyo na sa kanila talaga tahimik. At pati yung damit mo may kinalaman. Ako ba yun? Kasi noon, umatid ako sa kukula sa mga team sa akin. Yung pagkawal pala yun. Tama ba? Kawal yun sa kukula. Kasi parang pinagdiriwang mo yung kamatayan sa kukula. Parang yun ba yun? Hindi ko alam, pero sabi ko kasi, hindi ko alam, sorry, ganun ba? Ang ganun ang matulang. Maraming yan. Nakapapwede. Buti na lang. Malapit ko yung bahay namin. Hindi yun sa amin sa kita. Paling pa. Pero yun sa atin, wala. Iba na lang pag-usot ko. Pero yun nga, mapapansin ko nga. Nagtatawanan nga daw. Nag-masaya. Pero of course, pagdating sa part na mamimiss mo yung mahal mo sa buhay at hindi mo na siya makasama physically. Nandun din naman yung lungkot, nandun din naman. Pero hindi tayo tipong parang walang pag-asa. At imagine na hindi ito basta-basta lang. Alam namin, nandun na siya kasama ng Panginoon. Hindi, alam mo na magkikita pa kayo sa akin. That's the kind of hope na meron tayo. Tapos ayaw natin share, ayaw natin sabihin na yun ay magagalang lahat. Yung pag-asa na yun, yung buhay na walang hanggan. Yung pangarap ng Panginoon sa kanila yun, patungkol lahat sa ginawa niya. Patungkol lahat ito dun sa gospel message na isi-share na. So ang tanong ko nga po sa inyo, as a witness, kayo ba yun? Talaga bang tayo kayo nagiging saksi ng ginagawa ng Panginoon? Alam niyo, hindi ko lang sinasabi ka agad sa inyo na bukas na bukas, hindi ko gawin mo, bigla ka tumayo sa opisina niyo. O in the middle of your meeting, bigla ka sabihin mo, ito ang ginawa ng Panginoon. Napagin ko siya para i-extension. Magsisimula yan na. Right? Doon, sa sumunod ng punto natin. God sent appointed people to be His what? Pakasan natin. Representative ng ano? To live a peculiar life. Kasi ngayon dahil ikaw at ako may customized na nabuhay. At patuloy pang binumold ng Panginoon, nasa process pa tayo pa rin ng sanctification kung saan
binabago ba tayo ng Panginoon yung ugali mo? Okay? Yung kaligtasan natin, yung regeneration, nangyari yan one time at nanampalataya. Pero kung sa process ng sanctification, lalo kung nakikilala ko sino ang Panginoon, and the more you know Him, the more you commit and submit your life to Him. Naintindihan mo na ngayon na yung buhay mo pala is no longer yourself. But to Him po tayo ni Jose. Meron tayo verse din sa 2 Corinthians 5:14. Can you show us that's natin ang 14 and 15 actually. Bago po na yung verse na 2 Corinthians 5:17, ito yung verse na yun. Alright? Samahan nyo ka, masahin natin. Ready? Begin. Because? Sa buhay natin na dapat umaayon dun sa gusto ng Panginoon eh. At susunod lang yun, buuna, meron ka tunay na relasyon sa Kanya. Dahil ipapakita sa iyo ng Panginoon yung plano niya. Sabi dito sa verse 14, pagmamahal ni Christ, sabi niyo, nagandog tapos sa English. Pagmamahal ni Christ ang nagahari sa amin. Pagmamahal ba ni Christ ang nagahari sa amin, church? Amen? Okay, kasunod. Kasi sigurado kami na may isang taong namatay para sa lahat. Sino yun? Si Jesus. Kaya parang namatay na rin ang lahat. Although inako ng Panginoon ang lahat ng kasalanan ng salibutan at siya yung napako, tingnan yung isang substitution bread para sa'yo na dapat ikaw yun. Pero siya inako niya. Kasama sa krus na namatay ang lahat ng tao, ikaw, yung kasalanan mo, nakasama niya sa krus. So ang sabi rito, hindi na sila mabubuhay para, okay, verse 15 pala, namatay siya para sa lahat, para yung mga nabubuhay ngayon. Sino yung mga nabubuhay mo ngayon? Pastor, kami, nandito kami, hindi kausap ko. Hindi yun yung pinasabi rito. Yung nabubuhay ngayon na tinuturo ko, yung mga sumampalataya sa Panginoon. Sumasampalataya mo ba kayo sa Panginoon? Okay, ito yung susunod na verse, napakinggan nyo. Hindi na sila mabubuhay para sa mga sarili nila. Hindi na, hindi po ako nagsabi. Kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Grabe. Amen? So para na tayo mabubuhay? Para kanina na tayo mabubuhay ngayon? Para sa kanila. Paano natin gagawin? Mabalik tayo ngayon. Ikaw at ako, binili ng Panginoon, in-appoint niya para maging representer ng Panginoon. Para yung buhay na meron ka ngayon, binagong buhay dahil para ka na kay Kristo, ngayon yung buhay mo, peculiar, kakaiba, customized na. Mabubuhay ka na para kay Lord. So yung nature and character niya, pwede nang mag-reflect sa buhay natin. Hindi mo ipapabricate ito, mga kapatid. Ito yung bunga ng Espiritu. Sabihin mo bunga ng Espiritu. Hindi ito napapakabait-bait ka na, pipigil lang ako nito, pagkutumang ko na ito. Hindi gano'n, umilis na ilis ka, madatagal, hindi bumabay ng utang mo. Lahat yung lalabas yun eh, paglaman ng puso mo yun. Pero kung ang puso mo, isusumo mo sa Diyos, at magkakabait ka sa Kanya, sabi si John 15, if you abide in me and I in you, you will bear fruit, much fruit, more fruit, and then sa uling verse, fruit that will remain. Yung fruit na yun, ay kinalaman yun sa bunga ng Espiritu, character ng ating Panginoon. So magiging representative mo siya. Hindi sa sarili mong mabalitan, kundi ikaw pa rin ay nakadepende sa Kanya. At yung bunga ng pagdepende mo sa Kanya, nag-resulta sa iyo sa atin na lumakad tayo sa Espiritu. Lumakad tayo na nanampalataya sa Kanya. Lumakad tayo na yung buhay mo magmamanifest yung kalooban mo. And most of the time, maglalabas yung Christ-like character. Kapag, sabi ko kapag. Hindi kapag ikaw lang mag-isa. Kapag ginagawa mo yung talo mo. Ibig sabihin, ginagawa mo yung mission mo.
Ibig sabihin, ginagawa mo yung role mo bilang church. Ibig sabihin, ginagawa mo magbahagi ng salita niya, pinaglilingkuran mo siya. Kasi doon mo may experience na habang naglilingkod ka sa Panginoon, may mga bagay na kumukontra sa iyo. Alam mo yun? Ginagawa mo na yung kalooban ng Panginoon, may kumukontra mo sa iyo, may mga opposition pa sa iyo. Pinangangarap mo yung katotohanan, ginagawa mo, nandun yung integridad mo sa pagtatrabaho. Nandun yung kumakaso ka ng tama, umuwi ka ng tama, yung iba, alin ka na dumating, umuwi pa ng maga. Matagal pa mag-coffee break. Totoo yun, nakita natin yan sa professional world. Pero ano nangyari? Yung iba, ganito ginagawa nila. Ikaw, ginagawa mo na ngayon tama, ikaw pa yung pupulaan. But then again, habang ginagawa mo kalooban ng Panginoon, the more you depend on Him, the more you understand that you are His representative, lalo mas kayo yung mga joy, peace, long-suffering. Then, alam mo, maganda pa niya, minsan yung ba yung gagamitin ni Lord para may mga taong nakikita yung buhay mo sa mga ng mga pinagdadaanan mo yan. And then, maintindi ka sila. Is there? Or, ang matapos, obviously. Obviously. Yung mga sister si Churchy. Pre, umari, ano ba? Pauta ka naman, tebi. Sabihin ko sa'yo, ano, naitinga ko, meron ko sa buhay. Ano ko ba? O bigla na lang ako lang sa atin, habang kumakain kayo, kasabihin mo kumakain sa atin, mag-open lang ng problema. Bakit? Kasi nakikita niya yung buhay mo, parang sa kita ng mga challenges, lumalabas yung panangyay ng Panginoon sa'yo na hindi niya ma-explain, pero na-attract siya. Kasi di ba ganun yung bunga? Nakita na kayo yung bunga sa puno ng puno? Ano ang nakikita niyo? Parang gusto mong pitasin. Doon sa amin ngayon sa kita, dapat na parang yung mga baga. Sabi ni Mami, ayun mo, bakit yung baga dyan, sumusukit. Na-attract sila sa the point na gusto nilang sumpitin, tabihin. Yung mga bata kami, gusto yung magang kahit ganyan naliit, gusto mo lang magaling. Alos mabali yung hindi mo, basta may asin. Diba, meron ka na, diba? Gusto mo lang, kuya. Alam mo yun, ganun na buhay. Yung buhay na sila ito, ma-attract mo yung ibang tao. Gusto nilang tikman, ano ba, meron ka na pagdating mo nila. Hindi mo ma-deny na yun na yung pakakataon para maligong sila sa tao. Amen? Ano ginawa mo? Hininala mo lang na ito yung representative niya. Sabi sa 1 Peter chapter 2, tingnan natin natin. 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Sabay-sabay natin basahin. Ready? Begin. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His possession, so that you may proclaim the praises of the One who called you out of darkness into His marvelous light. Sabi sa verse 10. Tingnan sa verse 10. Once you are not a people, but now you are God's people. Sabi mo sa tingin mo. Sabi ko na ba mabili. Sabi mo sa tingin mo. You are God's people. You are God's people. Oh, talaga ha. Kung tayo na tayo ay God's people, then dun sa sinabi sa verse 9, inalani ko kung sino ka. Sabi doon, you have not received mercy, but now, you have received mercy. Amen? Grabe, no? Ito yung ginawa ng Panginoon lahat sa'yo. Tapos para maging representative niya, ayaw mo magawin. Sino ka ba? In fact, hindi nga tayo deserving doon sa mercy na yun. Amen? Hindi tayo deserving doon sa mercy na yun, but because of His love, His plan for us, yung mercy na yun, yung grace, extends it sa amin. Hindi nang para maligtas tayo sa katangkan, pero ikaw at ako, para i-end natin yung purpose natin, yung mission natin, yung design natin as a church, as customized church. Kasi marami na nagsasabi, saan pumunta sa church? Ano kami mo? Sa church? Sa church? Lahat ng tao, hindi pwedeng walang, hindi kasama sa buhay nila yung church eh. Pero we're not just trying to refer at yung lugar kung kung tayo. In fact, hindi tayo tinawag para pumunta sa church. Ikaw at pag-inawag para maging church. Magkaiba yun. Para maging church tayo. Saan? Sa lugar o kung saan alam natin, hindi pa sila malam ng palagay. Alam natin na sila yung labas sa pamilya ng palagay. Nasa pamilya ba sila ng palagay? Sabi ko dyan, we are entrusted with commission to bear witness to a world-changing historic event. So, ibig sabihin, isang pagkakataon ko, isang privilege ko, it's an honor for us na maging kabahagi sa gagawin ni Lord dahil ito ay, ano,
Kasama tayo sa history ng gagawin niya. Doon sa mga taong pinili niya. Sa ngayon, baka wala pa. At ito yung susi. Tayo yung susi para yung mga taong makakilala sa niya. At yung mga taong yun, pag sinubo nila yung buhay nila sa Panginoon, sila rin yung magiging ilaw kung saan sila naroon. Sila yung magiging ilaw kasi pinipikerya ko nila yung dahil ng Panginoon. Yung continuation niyan yung part next week kung saan, kung paano ginawa ng mga apostles. Kasi sila mga learners sila. So tinuturuan sila ng Panginoon ng Jesus. Most of his time, majority of his time, he spent sa mga disciples. Tinuruan niya paano maging follower. Pero pagdating dito sa Book of Acts, makapansin niyo, dito talaga makikita niyo nung dinomission sila to make disciples. Pagdating sa verse 8, may minuto sa kanila paano yung magkantay sila. Sabihin niyo yung word na yung wait. Mag-wait, bakit? Kasi as the more we seek God, the more we listen, the more we hear this clear instruction kung paano natin gagawin ito, mga kapatid. Hindi ito patungkol lang sa ideas natin. Sa ganda ng ating strategy kung paano natin gagawin ito, we really need to seek God and ask His guidance paano natin makakay yung mga tao. Kasi hindi ito patungkol sa atin. Planning niya ito. Planning niya ito, hindi mo planning ito. So gaya nila, nakinig lang sila sa instruction pang mag-antay kayo until the Holy Spirit will come upon you. And this time, ini-empower sila ng Panginoon. Ini-enable sila ng Panginoon para gawin na nila yung kanilang mission. Important po yan. Important yan na makita natin. Kasi tayo bilang anak ng Diyos, nasa atin na yung Banal Espiritu. Amen? So ngayon, every time na tayo nahahayo, nasa opisina ka man, kasama mo man yung pamilya mo, classmates mo, kaibigan mo, na nananalangin ka, hindi sa paraan mo lang namin. Naalala ko, tinuruan ako ni Pastor Paul paano mag- Evangelism 101. Katamay ko na ito agad. Hindi ganun yun. Wala yun sa dami ng alam mo kung anong method. Evangelism in flow, explosion, binigreha, kung ano man yung mga natutunan mo. May tinalaman ko lahat sa pagiging sensitive mo kung saan ka niya aakayin mo. At sasabihin, anak, share na yan. And then, ikaw dumidepende ka sa Panginoon. Lord, gabi ako. Lord, paano ko ito ipisa? Lord, paano ko sarako sa akin? Taxi driver na nasakyan ko yung isang araw. Maray, kinakausap ka ng Panginoon. Paano mo nasa mga kausap ko? Maraming kasama na mismo natin dito sa church. May iba sa atin dito, matagal na natin sa church. Pero dahil sinabi sa'yo ng Panginoon, anak, tanongin ko ngayon. Hindi talaga bang naintindihan niya ng paano kung siya yung ligtas na hindi pa. Tapos kung tinanong ko, hindi pa rin pala maninom sa kanya. Sino yun? Si Lord yun. Nagsasabi sa'yo. So, about time para share natin. Importante yun. Ganun ba tayo masensitive mo sa gusto ng gawin ng Panginoon? Para maintindihan natin, patuloy natin ibigay mo sa sarili natin sa atin. Kasi siya yung magbibigay sa atin ng kakayahan, enablement para makaya natin ang plan. Amen? Tapos na ako, pero meron pa sa ating dalawa. Ipag-class ko lang yung dalawa. Let's all stand. Dalawang bagay ang tuturo sa atin ng Panginoon. This verse, these verses, sinabi mo ay entrusted. Sabi nito, basahin natin yung point at already begin. As giving believers a message to share that is backed up by His authority. Ito yung great commission. Yung authority ng ating Panginoong Jesus. Sabi, all authority under heaven is given to me. Ibahagi mo. Pangalawa, the mission is what? Designed to be a consuming. Nakasa natin, consuming what? Consuming priority in the life of believers. We are stewards of the good news that every person needs to hear. Ito yun. Bilang mananampalataya. Bilang pinili ng Panginoon, again, hindi ka kinostomize para satisfied ka na sa buhay mo. Hindi. Proactive ang Panginoon. Gusto niya tayong gamitin
gusto maging patahanan ka sa gusto niya, sa plan niya, para ma-i-advance yung people. Kamusta po tayo ito mga nakaraan dito, mga kapatid? Sensitive ba tayo doon? At di natin sama-sama pilatin sa Panginoon. At sabihin natin, Panginoon, ito mga nakaraan dito, itong nakaraan ako, madaming nag-consume sa akin ng mga bagay, problema, sa trabaho, sa business, sa school, sa ugali ng mga kasama ko. And even sometimes, pati ang ugali ko rin, hindi ko maintindihan. So lahat ng mga bagay na yun, nag-consume sa'yo, nakalimutan mo na tayo, design mo. Okay, lahat ng yan, isuko mo lahat sa Panginoon, mag-focus ka rito. Ano yun? Doon sa mission natin. Doon sa dahilan kung bakit na tayo nilipas. Kasi buhay natin dito, temporal. Ang buhay natin doon, sa inandaan ng lugar, ang walang hanggan. But this is not just about escaping heaven. Kaya ka ngayon ipapunta sa lahat. Yung katungkulan sa buhay, na dinesign niya sa atin habang nandito tayo sa lupa. Kasi nami-miss natin na sa church. Marami tayong mami-miss na pagkakataon na gusto mo niya gawinin. Na gusto niya yung buhay mo dapat. Dapat sumusunod na sa kanya. Dapat para sa kanya na. Hanggang hindi mo sinusuko ang buhay mo, hindi mo magagawa yung pinapagawa ni Lord sa iyo. Hanggang hindi mo sinusuko ang buhay mo, hindi mo magagawa ang pinapagawa. Paano ko yung pupulbin yung poli mo? Bilang Krista. Sige nga. On your own strength, on your own ability. Sa pagsipa-sipa mo lang. It's all about submitting your entire life to Him. At sasabihin mo, Lord, mabubuhay na ako para sa iyo. Lord, ikaw yung priority ko. Ikaw yung mabibigay sa akin ang gabay. Holy Spirit, come in power.
Representative po, Panginoon. Bilang in-appoint, in-assign
pinadala para ibahagi niyo sa ilan. Lord, ay ang patuloy namin ilalalim. Maging result sa amin, Panginoon, na itong buhay na ito ay para sa ilan. Itong buhay na ito dapat ay patuloy namin prioridad yung role namin, yung design namin as a church. Lord, salamat sa pag-uusap sa amin. And Lord, yung mga tao nilagay mo sa puso namin na inilapit namin ngayon dito sa harap. Nananampalataya kami, Lord, yung mga tao yun sa pamamagitan ng buhay namin, Panginoon, ay bahagi namin at maging mabuting balita. Ay bahagi namin sa kanila yung daan ng kaligtasan. Sa paraan ng aming pamumuhay at paraan ng aming patuloy na pagdeklara kung sino ka. So Lord, I pray for your people, all of us here in the family, bring our desires for doon sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay, kaibigan, to all these things. Lord, dahil po ito,